Hola, yo want to be Sister Bo want to be Ace, and welcome to another travel vlog. So today is May 22 and andito kami ngayon sa Baguio City, then going to Manila and then going to Coron, Palawan. Diba? Are you excited? Yeah. By the way, yung bus fare pala namin is pag adult is 590 pesos and then pag student with ID dapat yun guys is 472 pesos. So kung student kayo dapat may ID kayo ipapakita, kasi kung wala kayong ID ipapakita wala kayong discount. So ayan, let's go, samahan niyo kami as we travel to Coron, Palawan. Time check, it's already 9 o'clock and andito na kami sa Terminal 4. So mag-check in na kami. Nakapag-check in na kami and ang mga kailangan nila is S-Pass and then mga valid ID. So yung S-Pass is dapat approve yun. So yung QR code, nasa taas niya, approve. So ipapakita ko na lang dito yung picture. O yan. Yung S-Pass pala guys, tigi-isa. So tatlo kami, so tigi-isa kami ng S-Pass. Is it Rose? Basahin ko lamang ang... Already 1:20 PM and we're here at Coron, Palawan. So inaantay lang namin yung luggage namin dyan. And pagkapasok namin dito, tinanong ulit yung S-Pass lang namin. Bago kami lumabas, may binayaran kami environmental, tourism, and development fee. So parehas lang yung bayad sa kids and adult for only 200 pesos. Ayan. 200 pesos. So, bale, 600 pesos. Kasi tatlo na kami. Andito na kami sa Casa Montemar Bed and Breakfast kung saan kami magsistay. And hindi ko na na-videohan yung kanina kung saan kami nag-van. Pero yung van kasi namin, hindi namin na-reserve or hindi siya free na parang airport transfer. Wala kaming ganun. Kasi separate yung accommodation na binayaran ko and separate din yung tour package. So wala kaming free airport transfer to hotel and hotel to airport. So ang binayaran namin doon is 250 each. So tatlo kami, bale 750. And doon sa airport 1:30 pabibiyong lahe. And andito na kami ng 2 PM. So 25 to 30 minutes lang siya. Papunta din dito sa Casa Montemar. Ayan po siya. Ayan, Casa Montemar. So let's go inside, guys. Andito kami ngayon sa Casa Montemar Bed and Breakfast and good thing and we are lucky kasi in-upgrade nila yung room namin to panoramic
room para hindi na kami lipat ng lipat. Kasi ang dami kong na-book sa Agoda. Kasi ako nag-book, so hiwa-hiwalay siya actually. Meron siyang double standard room, meron siyang deluxe room, meron siyang panoramic room. So, in-upgrade na lang niya. Kaya May 22 until May 30, so panoramic room ang gagamitin natin. Yes. Before ending this vlog, I would like to discuss our S-Pass and airfare kasi nakalimutan ko. So, doon muna tayo sa S-Pass. Yung S-Pass, guys, kailangan yung mag-register sa kanilang website, which is s-pass.ph. So, magre-register lang kayo doon. Madali lang ninyong sundan yung mga gagawin doon. And yung pinakakailangan doon is valid ID. First, valid ID. Second is yung pag hindi kayo vaccinated, fully vaccinated, kailangan yung magpa-antigen or PCR test kasi i-upload nyo yung file na yon doon sa espas.ph. So, third is yung accommodation and yung tour package ninyo, which is booking voucher and tour voucher. So, yung booking voucher ko, kasi sa Agoda ako nag-book. So, yung binigay nilang booking confirmation, yun yung ginamit ko. Booking voucher, yun yung in-upload ko. And then, next is yung tour voucher. So, yung tour voucher, yung Casa Montemar din yung nagbigay. Kasi dito ko na din binook yung tour package para mas madali, guys. And sila na nagbigay, sila na nag-message doon sa agency kung sino yung mag-tour sa amin. And yung tatlong binanggit ko na importante na yon, kailangan yung i-upload. So, yung valid ID ko, parang sa photo ko lang kinuha. And then, yung vaccination card ko, madami kasi siya, guys, kasi may booster ako. So, dalawa yung ating picture. So, ang ginawa ko is pin-PDF file ko siya. And then, next naman, third is yung booking voucher, tsaka yung tour voucher. So, madaming pictures yon, kaya kailangan i-PDF file. So, ang ginamit ko na app doon is WPS Office and Document. So, ipapakita ko na lang siya dito. Masusundan nyo na din yun, guys. Para ang ginawa ko, WPS, doon ko ginawa yung PDF, doon ko sinave yung picture, tapos sinave ko doon sa document. Then, bumalik ako sa S-Pass, tapos yung file na hahanapin is yung document. So, mas madali lang, guys. And then, next is yung airfare natin. Kasi tatlo kami, guys. Two adults and one kid. Pero parehas lang yung pamasahe, guys. So, I booked this via Cebu Pack. Hindi pala ako yung nag-book kasi yung friend ko pala. So, nagbayad kami ng 6,000 back and forth. So, 2,000 each. Kasi mura siya kasi binili ko siya sa aking friend kasi may sempas siya. Kasi hindi ako nakakuha that time kasi wala akong alam that time. So, buti na lang, nag-offer siya ng ibibenta niya yon. 2K each yung binayaran namin. Bali, 6K. And then, doon naman sa luggage namin, nag-additional one kami, pay doon kasi hindi siya kasali. So, yung binayaran namin is 2K. Back and forth na din yun. Good news! Meron tayong update regarding sa requirements dito sa Coron. Nag-post ang LGU Coron Tourism Office na hindi na kailangan ng S-Pass. So, pagdating nyo sa airport or sa port, ang kailangan lang is yung documents or yung requirements, guys. So, hindi na kailangan ng S-Pass. Pero, syempre, kailangan nyo pa ding i-check lagi yung LGU Coron Tourism Office. Meron silang Facebook page, so kailangan yung i-check doon. Kasi laging nag-a-update yan and laging nagbabago. So, kailangan nyo pa ding i-check lagi. Doon sa FB page ng LGU Coron Tourism Office, doon nila pinost yon noong May 22 and effective
effective May 23, 2022, hindi na kailangan ng ESPA. So, lagi nyo talagang i-check yung FB page ng Koron para makita nyo lahat ng mga requirements, ng pagbabago, and mga updates dito sa Koron. Ayun lang guys, thank you for watching this vlog. Stay positive, always choose happiness without checking anyone's happiness. And if you wanna be it, ace it. Bye!